Mga kapil, ayan na oh, nagkakaulihan na. Bodega sa San Fernando City, Pampanga, mga kapil. Pinagdududahang nag-hoard ng libu-libong sakong asukal. Ha? Ayos! Nagkakahulihan ba talaga o baka naman nagkasumbungan lang dahil baka nagkaonsihan sila, mga kapil. Ha? Iparade nyo na yan. Kuripot dyan. Hindi yan nagtatalay ng malaki-laki. Kapiraso lang o kakaunti lang ang binibigay niyan. O, baka ganun naman ang pangyayari, mga kapil. Ano sa palagay ninyo? O, ito po. Basahin ko, mga kapil, ha. Bodega ng asukal sa San Fernando City, Pampanga. O, ha? Na pinagdududahang nag-hoard ng libu-libong sako ng asukal. Okay? Ni-raid ng Bureau of Customs ngayong umaga. Oh, ayos. Isa pa lang yan, ha? Marami yan sila. Sa palagay ninyo, mga PL, yan lang kaya? Wala kaya yan sa Visayas, Mindanao, eh buti sana kung sa Luzon, yan lang ang bodega. Okay? Ng asukal. Okay? Sa Visayas, marami. Sa Luzon, marami. Alam nyo po yan. Kayo mismo nakakaalam kung sino-sino yan sila na mga nag-hoard ng asukal. At hindi lamang asukal. Marami pang produkto ang iniipit ng mga siraulong negosyante na yan. Di ba, mga kapil? O, tuloy ko yung basa. Natukoy, ha, tandaan nyo, natukoy ng operatiba ng BOC ang bodega na matatagpuan sa New Public Market sa Barangay Del Pilar. Natukoy daw po ng BOC ang bodega. Okay? Eh, paano naman yung may-ari ng bodega? Hindi tukoy. Huwag nyo nang pagtakpan kayo naman. Kung nasabi nyo yung address, yung lokasyon ng bodega at yung mismong bodega, kung ano ang laman ng bodega, ha? Eh asukal naman talaga. Dapat tukoy nyo rin kung sino ang may-ari ng bodega para malaman ng taong bayan na baka siya ay nag-hoard ng produkto para ipitin, para magmahal ang presyo, at pag nagmahal na, bibitawan niya, kundi tiba-tiba siya, di ba, mga kapil? Ganon. Oh, ito pa. Ang raid ay iniutos ni Executive Secretary Victor Rodriguez. Okay? Mula sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. batay sa visitorial powers ng Bureau of Custom sa mga custom bonded warehouse upang suriin ang inventaryo ng mga imported agricultural product. Meron pa rin palang nag-i-import, mga kapil. Kailan pa kaya ito huling na-i-import? No. Baka ilang taon na ito naka-embak dyan, mga kapil. Baka sa panahon pa ito ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi kaya iniipit lang maigi. No? Hoy, umayos-ayos kayo, pambihira naman kayo. Huwag nyo naman gawing laruan ang taong bayan. Ano? Iniipit ninyo ang produkto na kailangan ng taong bayan para mapilitan ang gobyerno na mag-import, tapos ngayon, siyempre, mag-import niya, natural, mahal ang presyo. O tsaka nyo, ibibitawan yung mga inipit ninyo, mga kulukoy kayo. O di, sabay sa presyong mahal, e di tiba-tiba kayo, mga siraulo kayo. O ito yung mga picture, mga kapelo, bihira talaga, ang sasakim ninyo. Hindi na kayo naawa sa taong bayan. O ito pa, o, kadaming asukal,
O hindi kaya baka naman kalahati lang ito. Baka kahapon pa lang. Tanggalin nyo yung iba. Ilipat nyo sa ibang bodega. Ito lang yung ipapakita natin sa media. Ha? Para makumpiska man ito ng gobyerno, bawi din yung ano natin, yung puhunan natin. Baka ganun, mga kapit, baka lang. O, ayan o. Hindi naman karamihan. Tapos sabihin, libo-libo. Pwede naman kasi sabihin sa balita na libo-libo, pero daan-daan lang po. Ganon. Ha? Pasarap lang yun sa pandinig ng tao ba? Uy, libo-libo, ayos. Pero ang totoo, nasa 300 sakulaang eh. O, di ba? Paulit-ulit lang yung picture nila. Picture sa kabila. Pinicture lang sa kabila. O, para namang ginagawa tayong tanga eh. Di ba, mga kapel? O, magbasa tayo ng komento. Ayan. Ito ang pinakadabes sa lahat, mga kapel. Kunin din siyempre natin yung hinanaing ng mga kababayan natin na nagngingit-ngit na rin, ha, nanggigigil na rin dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng asukal. Diba? Bumababa na ang gasolina eh. Tuloy-tuloy ang pagbaba ng gasolina. Magugulat ka, bakit nagsisitaasan pa rin itong mga bilihin tulad ng presyo ng asukal at iba pa. Diba, mga kapel? O eto. Ayan ha. Sabi ni Malu Lagrana, mga gahaman na mga businessman, sila ang nagpapahirap sa mga mamamayan, tapos yung iba ang kakapal ng mukha na isisi sa Pangulo. Correct. Diba? Tama si Marilo. Oh, lahat ng pagtaas ng bilihin, mga kapiil, sa Pangulo nila isisisi. Na samantalang itong mga businessman, mga kapiil, ang nag-iipit ng produkto para magmahal ang presyo. Diba? Hindi po ganun. Huwag naman pong ganun. Lahat ng pagmahal ng presyo, huwag nyo pong isisi. Lahat po ng problema sa bansa natin, huwag nyo pong isisi sa Pangulo. Walang kinalaman ng Pangulo. Diba? Mabihira kayo. O ito pa. Sabi ni Masu Yoshida, ayan o, Japanese ang pangalan, mga kapiil. Parang hindi natimbrihan, ayan, o kulang sa padulas, ayan, kulang sa padulas daw, sabi. Kaya, tinuluyan. Ayan, ipakita ko sa inyo ha. Baka sabihin ng iba dyan, gawa-gawa ko lang yung comment, okay? Hay nako. Hirap pa rin magtiwala dahil may mga ahas pa rin dyan sa gobyerno. Ay, sinabi mo pa, ano, Masu, matagal na. Ah? Kaya ngayon, nililinis ng Pangulong Bongbong Marcos. Iniisa-isa niya, tanggalin yung mga kawatan sa gobyerno. Diba, mga kapiel? O, ito pa, huling komento. Sabi ni Feliciano Pinamante. Pabasa natin. Baka sabihin ng iba, gawa-gawa lang natin eh. Marami dyan nagpa-fact-check. Natuko yung bodega. O, ito yung sinabi ko kanina. Di ba? Natuko yung bodega ng hoarders ng asukal, pero hindi natukoy ang pangalan ng may-ari. Tama. O, di ba? Nagawa nitong itago ang sugar, dapat naman huwag din itago ang pangalan ng hoarders. Correct. Oh, para ipahiya sa lipunan dahil walang hiya din naman sila. At isa pa, mga PL, isa pa lang ito sa napakaraming bodega na nag-hoard o nag-iipit ng mga produkto natin, mga ka-PL, para magmahal ang presyo nga. Ngayon, pag nagmahal ang presyo, tsaka nila i-release yan, doble kita sila. Ganun sila kagahaman, mga kapiil. Ang bayang Pilipinas, mga kapiil, pinamumugaran ng kawatan, pinamumugaran ng gahaman,
pinamumugara ng mga taong sakim, walang awa sa kapwa, mga kapiil. Parusahan nawa kayo na may kapal. Hanggang dito lamang po, mga kapiil. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayong lagi. Be blessed.